Positive Lay Delivers, this is Dr. DGD Sunga from Mike and Kane's Project. Magandang hapon sa lahat ng ma-delivers natin. And this is the first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc DGD Sunga. And sa lahat na gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise or improve your business, or if you want to join the lineup of investors ng Raster Holding Corporation and Raster Beauty, just message me 0939-525-4311 or sa akin personal FB, DGD Sunga. Okay. Alright, so ngayong hapon na to, pag-usapan natin mga delivers, ang mga negosyong nakabangon na. Kasi ngayon, pag tinignan mo yung social media natin, nagaganap sa paligid, parang matao na sa labas, di ba? So, nagkakagulo na nga tayo. So, ibig sabihin, may mga negosyo na unti-unti na silang bumabangon. At that's good news for us. So, at least nagkakaroon na ng source of income mga kababayan natin. At tayo din, di ba, nakakalabas-labas na ng bahay. Alright? So, isa sa mga nasa listahan ko ngayon, meron tayong apat, ay yung event management. At syempre, naghanap tayo talaga ng expert dito sa Bataan. The master of events in Bataan. No other than the master himself, Sir Jonathan Baldayo. Hi, sir. Hello po. Ayan, so hello po sa ating mga taga-Julivers. Ayan. So, rockstar smile ka muna, boss. Ayan. Rockstar, yan po. So. Yes, sir, kasi ito, pag nag-event ka, sabi ko nga, go to Baldeo, yan. Go to Sir Jonathan. Para hassle-free na, wala ka na intindihin. Kaya siya yung nagmamanage, mag-handle ng event natin, ng ating, ano bang tawag doon? Launching. Ating launching, yes, January 16. Sir, sa mga events na nakikita ko kasi, ano ba yung, siyempre may mga protocol tayo. So. Oo, actually ngayon, yung industry ng pagkakaroon na ng management, eh medyo nagbo-boom na siya pa konti-konti. Mm-hmm. So, kaya nga lang, meron tayong mga sinusunod. So, number one talaga dapat dyan, dapat coordinated ka sa Department of Health, mm-hmm. no, sa local government unit, mm-hmm. tungkol sa pagpapacilitate ng isang event. Mm-hmm. So, talagang dapat kukuha ka ng permit, especially yung mga permits natin na dapat i-accomplish kagaya ng mga health protocols natin tinatawag. So, importante yon. Importante yung mga health protocols na pinapatupad ng Inter-Agency Task Force kasi wow. Doon na din Inter-Agency Task Force. Yan. Ay, hindi makikinig na ba? IADF. No? So, yun. Kasi may mga guidelines silang nilabas eh tungkol mm-hmm. sa mga pagkakaroon ng mga ganong gatherings. Mm-hmm. No? So, bagaman dito sa atin sa Bataan, nagkaroon ng almost noong una 70%, tapos naging 50% ng total capacity ng venue. Okay. So, ang pinag-uusapan doon, yung capacity ng venue, almost dapat at least 50%. So, meron silang sukat na ginagawa doon kung ilan yung sukat ng flooring. So, may mga ganun silang, kinocompute pa nila kung ilan yung seating capacity, ilan yung standing capacity ng mga okay. ng mga event. So, kaya more or less ngayon, sabi nga, mura ng magpakasal. Kasi nga, kasi ang ninong-ninang, automatic dalawang pares lang. So, hindi siya allowed na marami. Oh, yung so, binyag-binyag. Mga binyag-binyag, dalawa lang din ang inaalaw sa simbahan. Pero, may mga ano lang din na sa mga reception, doon na pupunta. Oh, liwas-liwas. So, liwas-liwas, no? Pero, meron kasi kami naging event naman, Doc, ay, di ba nga, pero pagkakasal, may schedule. So, for example, lahat muna ng kapamilya ng babae ang pupunta for, yeah. It's a matter of 2 hours. Okay. Then, another 2 hours yung pamilya ng lalaki. Then, another 2 hours is yung mga friends na. Yung mga friends, mga ibabang mga relatives. So, kaya talagang napaka-importante ng management pagdating sa ating mga event. Okay. Talaga kailangan maplano niya lahat yun. Kasi, ano yun eh, pwede ka nilang balikan ng IATF tungkol sa pagpapatupad ng health protocol. Mm. Sino yung mananagot doon pag si event management? Si event management. Kasi hindi niya na-manage mabuti yung pagdami ng tao. Bakit hindi niya na-ano. So, yun ang pinaka-importante. Kaya, importante sa ibang mga naging event management, alamin mo na nila kung ano ang health protocol na inilabas ng IATF tungkol sa mga gatherings. Alright, I see. So, naliwanagan tayo mga delivers, ha? Kaya mahalaga si Master na kinuha natin. Kasi kaya pala siya sa launching natin, may schedule. Yung pala yun. Sir, pag sinabi natin event management, siyempre kasama na dyan may catering. Pagka sinabi natin yung management, all in na yan, Doc. Kumbaga, importante, uupo na lang dyan yung mga guests. Okay. Uupo na lang dyan nagpa-event. Hindi na siya mamumblema lahat ng supplier. No? Ang importante lang doon, makakuha ka rin ng best supplier. Okay.
no, para supplier natin ng bawa ng sound system, supplier ng catering, supplier ng flowers. Stylist, opo, sa flowers kasama na po sa stylist, no, yung supplier natin ng mismong magkakantak ng event. So, lahat po 'yon kasama po 'yon. So, ibig sabihin po noon, importante 'yon. At saka dapat din doc aware din na ganun lang kadami ang capacity din nila. Ililimit mo lang din. For example, sa sound system, pagkatapos ang setup, isa na lang ang maiiwan doon. Oo nga, kasi sa sound system, kasi di ba marami yun? Oo, sampo, di ba? Yung ganun po. Ano, photographer, yung mga photographer, di ba? Kaya marami sa event, umaabot ng 5, 6, 7. Pero, so ganun doon ka, nililimit na rin siya kasi kasama na siya sa bilang. So dito, hindi ito pinag-uusapan dito yung exempted bang mga supplier sa bilangan? Hindi. So ang supplier kasama nila sa bilang sa 50% ng total number ng nandun sa loob na yon. Okay, pati yung ikakasal kasama. Pati yung ikakasal kasama. Kaya more or less, sa loob po ng simbahan, 10 lang ang pwede. So, yung ikakasal, yung ninong-ninang, tapos yung parents, si father. Si parents, yung dalawa, tapos yung dalawang parents, ano, then si father, at saka po isang abay lang. Yun lang ang, isang abay lang. So, more or less, ganun lang talaga yung ano niya. So, pagkabinyag naman, isang pares lang ng ninong at nina ng kasama. Okay. So, bali, apat lang kayo doon. Alright. Okay, so at least with that guidelines, pero nabubuhay na rin yung negosyo na event management at iba pang mga nakakabit na negosyo doon. That's still a good news sa atin, basta sumunod lang tayo sa protocol. Okay? So, sir, thank you. Pero dyan ka lang, mag-discuss pa kayo So, isa lang yan, event management business na unti-unti na po nakabangon. Pangalawa, sir, naglista ako dito, travel and tours. Yan. So, nakapagbiyahe na rin tayo, eh, no? Opo, Doc. Kaya lang po sa travel po natin yun, bagaman marami pong mga nag-50% off. Oh, yeah. Kaya lang po, ang risk po noon kasi is yung mga kalakip naman noon na kailangan mong i-attach sa dokumento mo bago ka makalis. Like, yeah, sige. Di ba po yung kailangan, yung kailangan updated ng swab test mo, tapos pagdating mo doon yung quarantine period, expect mo na pagbalik mo ulit may quarantine period ka. So, yung kinakailangan din, no? Yeah, pero ano naman na yun, kapag meron ng mga flight, no? Opo, may mga flight na, pero dapat yung maganda talaga, coordinated kayo doon sa pupuntahan nyo. Mm-hmm. So, common nila yun, bawal lang po yung walk-in muna eh. Pwede po ang travel, pero hindi pwede yung walk-in. So, kailangan talaga, naka-indicate kung saan kayo pupunta. Kasi yung sa locators, alam nila dapat kung saan ka nag-travel. Para yung travel history mo, sakop din siya. Yeah. Kasunod yan, travel and tours kasi yung tourism industry. Yes. So ngayon din, hirap kami mag-book. Nagpapabook kami sir kasi gusto ko nang may experience pag-vacation pa. Dito lang yan sa Muro. Ngayon, dami pa requirement. Ito, nagpakuha ko sa pamilya ko ng medical certificate. Ano ba yung requirement ng hotel, Ma'am Joan? Parang mo kasi, Ma'am Joan, ng requirement ng hotel. Di ba, kasi nagpapabook kami, kasi may kasama kami taga Manila. Ano yung mga requirement, Ma'am Joan, bago kayo book? Tatlong araw tayo tumatawag. Bali, kailangan po nila ng medical certificate. Then, travel pass ba? Travel pass. Oh, travel pass. May, kasi halimbawa kung magbubo kayo sa isang hotel, they will give you details and guidelines kung ano yung mga dapat isubmit mo. Kung ano dapat isubmit. So, depende na rin po yun sa hotel na Yeah. Ngayon, hindi pa namin ma-confirm kasi yung kasama namin, hinahanapan pa ng medical certificate kasi galing sa Manila yung travel pass. Opo, Doc. At importante kasi ngayon, lalo na sa atin, sa Bataan, merong pinatupad ang mahal na governor ng boarding. Ibig sabihin, hanggang doon ka lang, hindi ka pwedeng lumagpas sa borders. Yung borders na tinatawag. Check mo ba yun, Doc? So, yung sa borders na yun, halimbawa kung balanga ka lang, hindi ka pwedeng lalagpas ng Pampanga. So, ganun. So, kailangan, Doc, within 24 hours, makabalik ka. Parang bahay ni Kuya. So, pag hindi ka nakabalik ng 24 hours, automatic quarantine ka. Okay. So, yung ganun pa siya ka-importante. Alright. So, yeah. Maganda na pag-usapan natin, eh. Ano So, yung negosyo plus yung mga guidelines natin. So, at least, ang malaga naman, sir, at least unti-unti. Yes, Doc. Yun ang kagandahan. Makikita na yung mga kababayan natin. Alam niyo po yung supplier natin. Kahit naman mahirap sa atin, for example, sa catering, mahirap sa kanila eh. Kasi imbis na one time lang sila mag-prepare. Kasi di ba, common eh, pagkakain, alis na yan. Ito, tatlong beses silang mag-prepare. Tatlong setup, tatlong... Mahabay oras. Mahabang oras. So, kaya nagkakaroon talaga ng... additional.
so yun. At sir, yun yung mga ano no, may mga nakakabaw na rin tourism pero talaga namang susunod pila sa mga guidelines. Yes, doc. Yeah. Actually madali naman na ngayon sa atin eh. So kaya nga na talaga maraming requirement na dapat natin siyang i-submit bago tayo makapag-enjoy in mabuti. Maghirap muna bago tayo mag-enjoy sa ating mga pupuntahan. And kasabay noon, isa sa mga industry sir na nakikita mo ngayon, yung printing industry. Kasi nga may event na, so yan na tayo, babalik pa tayo sa may nakaprint tayo yung t-shirt. Opo, Doc. Actually, pag nagpipick lang naman ng printing na yan, ito kagaya ng December, kasi for family, summer, babalik na po yan yung mga printing na yan. Kaya, dahil nga yung tinatawag natin support local, Doc. Mm-hmm. Yung mga yung local industry natin, yung mga t-shirt na mismo mga local lang ang gumagawa, yung mga local shirt. Yeah. Okay. So, yun ang malaki ngayon ng industry na ngayon ng mga local shirt, na mismo ang mga designers, mga bataan lang din, local, talaga sa kanila, yun ang usong-usong ngayon eh. Mm-hmm. Yung mga para mga local shirt, mga t-shirt na local. Mm-hmm. So, yun talagang nag-boom ang industry ng mga local t-shirt. Yeah. So, dito na sa baba, meron kaming printing eh. Basta printing, impressed eh. Sa mga t-shirt nyo and tarpaulin, dito lang yan sa baba, under Inspire yan. And sir, yung mga bumabangon din ngayon, yung mga kainan, no? Yes, oo. So, okay na tayo dito. Pero, may limit, limited pa rin eh. Opo, kasi nga po, ang laki din ng multa ng mga lalabag pagdating po sa pagkain. Ngayon, dami ng tao. Kasi nga po, mayroong sukat lang at saka mayroong ng seating capacity yung isang lugar. So, nasusukat nila yun eh kung paano ang gagawin. And mayroong mga undercover agent na nagre-report sa mga establishment na hindi sumusunod sa health protocol. Kaya nananagot talaga yun yung establishment. May multa, no? May multa. Especially, Doc, then napakahigpit din sa atin ng mga bata at saka yung mga matatanda yung above the para na 50, 16, 17 and below and 65 and above. So doon palang marami na kaagad na nahuhuli na nakukulata. Yeah, para kahapon di ba Ma'am Joanne, para may hindi pinapasok na sa mall. Yun ba yung dahilan nun, yung matanda? Opo, meron. Orang parang gano'n. Opo, hindi talaga dapat siya. Hindi kasi na, magbumulta po yung... Oo, dapat hindi na kasi sinasama yung mga gano'n. Mm-hmm. But anyway, so at least deliver, sanggo doon sa Manito, meron na tayong mga options. Kung ito talaga yung dati mong negosyo, pwede ka nang bumalik. O kung gusto magsimula ng negosyo, pwede ka na rin sumama dito. Okay? Maraming salamat! Kasi sir, thank you so much. Sir, may channel ka! Yan ako na yung YouTube ni sir! Yes, opo! Sundan niyo po ako! Sa Sir Jonathan Baldeo Vlogs, ayan po. So, nakapag-inspire din sa akin si Doc Gigi noon. Yes! Alam mo ng pandemic? Opo. Ngayon nga pala, ng pandemic kasi, dumating yung point na wala na rin akong magawa. Nagbilang na rin akong bigas eh. April, no? Wala tayo lahat magawa sa buhay, no? Yes po. Then I started, sabi ko, sige nga, mag-live tayo. So sabi ko sa team ko, mag-live kami. Then sabi ko, turuan ko yung mga manonood ng how to be, paano mag-vlog? Paano mag-vlog? So yun, ikaw yung natuto. Opo, isa po ko doon sa maraming natuto kay Doc G na vlog. Ah, ganun pala yun, no? At ito ang nakakalungkot sa ibang mga vlogger natin, no? Na lumalabas ngayon. Yung iba kasi para makapagpatawa na lang, makapagpaiyak. Pero kasi pag nanood ganin ng vlog ni Doc G, tatanoy niya anong content mo. Dapat may content, dapat may laman, dapat may sense. Yung may iwan. So, kaya hindi nakapag-mark na hindi lang basta kumakain, hindi lang basta nagpapatawa. Kaya sabi ko, hindi na bali pa muna, hindi ganyan tumita. Pero, gusto niya ginagawa mo, sinasabi nga natin dito, yun na yung magiging record ng legacy mo, kung ano na. Yes. Expect, hindi ka naman in-expect din na agad-agad na picture ako sa magandang buhay. Oo, oh, diba? In-expand of 4 pa lang ang nilalabas kong YouTube. Apat pa lang yun. Kami sa ano lang eh. Sa smart ba? Sa studio lang kami eh. Oh, yung Doc, yun ang apat pa lang yun, diba? Oh, sa magandang buhay ka agad siya. So, ibig sabihin, Doc, nakita lang agad nila, kasi hindi ka pala, hindi ka agad-agad pala nila ipapalabas, i-review mo nila yung mga nagawa mo. Mm, yeah. So kung nakakasakit ba ito ng damdamin ng iba? Yeah. So ganoon, may mag-interview po muna doon, kaya ang dami-dami pa mo ng pinagdaanan ko bago na-approve. Sige po, okay na po yan. Yeah, ganun. So, kaya kami po, sir, sa mga in-interview namin, kapon lang, meron kami mga, ano, nag-usap kami ng social media manager ko. Meron kami mga i-delete na, ano, kasi mga may value tayong pinoprotektahan sa
ating channel, okay? So, congratulations sa channel mo. Lagay mo kaya yung ano, share yung Sir Jonathan Cordero. Laki na yung channel niya. Then, sa mga events, sir, pwede ka naman outside the yes, diba? Opo. Okay po. Ako po yung ano, on-stage events and production. Yun on, naman yung ano, pala. Oh. On-stage events and productions. Oh. Making your event even better. Wow! Making your event even better. Alam mo, si sir, kaya kinuha ko po siya. Si, nung nasa academy pa ako, magkasama po kami sa Asia Pacific Summer Studies. Pag na siya may nag-handle ng event namin, relax kami lahat. Nakalulok lang kami siyang buwan at nag-i-enjoy sa aming event. Yung, kasi alam nyo, bilang isang may-ari ng ano man yan, ikaw yung celebrator, ang mahalaga kasi may enjoy me moment. Hindi ikaw yung naghahanap ng gunting, ikaw yung naghahanap ng folder. Kasi block na kasi ayoko ng ganong event. Uupo ka lang tapos enjoy the moment. Kasi most of our events, once in a lifetime, hindi na yan nauulit. Kaya kunin niyo na si Sir Tom. Eh, pwede ka rin MC Sir, di ba? Yes po, opo. Nag-MC din ako, pero ngayon po nag-engage na ako ngayon sa radio station, sa Power Radio 104.5. Ayan. So, kaya malaki na rin DJ ang industry. DJ na rin. Sa pag-anag-DJ? Oh. Opo, yun po. Ano. So, susundan niyo po ako every Tuesday sa Power Radio 104.5, Edok Action, umaaksyon ng babalita sa larangan ng edukasyon. Ayun. Yun po yung sa akin. Diyan, pwede ba natin kunin si Sir sa live natin, no? Yes po. Pwede po pala, ko lang. Ikaw ba nagsuggest nun yung parang, kasi nangailangan ako ng ano, nung po-MC pa. Para masaya-saya. Saan po, Doc? Saan po? Sa live ko. May araw kasi siguro, no? Oo nga. Sige po, Doc. Sige. Ato pa, care. Okay, so maraming salamat, Delivers. Thank you very much, ha. Ito yung mga negosyo na bumabangon na. Sumabay tayo sa pagbangon, okay? Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula dating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and... Sir, sabay tayo, 1, 2, 3. Let's go! Let's go! Go.